Habalik po tayo sa ating talakayan, mapuwang malulim sa ating mga magindanaon. Heye halapos sa ating mga kababayang Tibuli dyan sa Cotabato. Magandang hapon po sa kanilang lahat. At balik po tayo sa ating talastasan. Ang susunod nating topic, napakaganda. Baka gusto nyo mag-business ng pintura. Ang laki ng business na yan. Ang kalaban mo lang, buhisin. So, kung halimbawa interesado kayo, makinig kayo at matututunan nyo. Konting-konti lang po yung pinaka-ingredients ng paggawa ng pintura. Ituturo ko po sa inyo. Napakadali lang. Pwede kayong gumawa ng high-quality paint. Hindi ko nare-recommend na gumawa kayo ng low-quality paint. Pero sa didiscuss natin, mabibigyan kayo ng idea kung paano lalaki ang inyong tubo. So, iano po natin, ipakita ko po sa inyo itong aking isang picture related sa paggawa ng pintura na napakagandang business. So, ito po siya. So, ayan. Malinaw po ba? Nakikita nyo? Lakihan natin para mas matatakpan yung ating share. So, ito po yung the chemistry of paints. So, tayo po bilang isang chemist, nakagawa na po tayo sa laboratory tsaka sa industrial site paggawa ng pintura. So, sa chemistry nito, malaman nyo lang po yung kanyang chemistry. Makikita nyo na madali lang po itong gawin. So, ano ba yung simulan natin muna sa definition bago natin i-discuss ito. So, makikita nyo po, ito po yung latex paint. Pag sinabing latex paint, di ba, alam na yan ng mga pintor na water soluble ito. So, paano lang nalalaman? Yan. Tapos, maya-maya discuss natin yung mga components na makikita nyo dito. Yan. Components ng isang pintura. Pero, bago natin simulan, punta muna tayo sa definition. Ano po ba yung pintura o paint? Paint is any liquid or dense fluid composition that after application to a substrate or surface in a thin layer converts to a solid film. It is simply pigments suspended within a liquid. After application, nag-i-evaporate yung liquid at natitira yung solid na paint as smooth as a film. So ito yung pintura. Kaya makikita nyo, nangangamoy pag nagpipintura kasi nag-i-evaporate yung liquid. Pag nag-evaporate yung liquid, natitira yung solid film. Ito yung pintura. It is used to decorate, protect, prolong the life of natural and synthetic materials and act as a barrier against environmental condition. Umulat bumagyo, sabi nga ng kanta. So, pinipigil din ito yung mga mapanirang germs at pinipreserve yung pinaka-surface o substrate. So, pag halimbawa, nagpintura kayo, tapos nakita nyo nagmumolds o kaya merong kinakabitan ng lumot dahil nabasa ng konti. So, hindi magandang pintura yon kasi isa sa mga requirement ng isang pintura, dapat merong mildicide tsaka fungicide or preservative. All paints generally have four main ingredients. So dito makikita nyo na yan. Basic ingredients ng pintura. So 1, 2, 3, 4. Yan. So apat na basic ingredients. Ano po ba itong mga to? So una, pigments. Iisa-isayin po natin yan. Binders, solvent o yung liquid, at yung additive. So ito po yung apat. Pigments provide color and hide, while binders work to bind or adhere the pigments together o magsama-sama and create the paint film sa surface ng pipinturahan. So yan po yung pigments. So simulan natin sa pigments, ano po yung mga ginagamit na pigments. Pero mamaya, tatalakayin natin. So, ito po yun, yung mga pigments.
So, meron tayong separate, parang malabo eh, no? Hindi nyo mabasa. Hindi nyo ba mabasa? Bakit tayo nyo sumagot? Biro lang po. So, simulan natin sa pigment, no? There are two types of pigment that go into the can of paint. Prime pigments, which provide color and height, tsaka yung extender pigment, which provide bulk to the product. No? So, medyo mapupunan nyo, pag nagpintura kayo kuminsan, ang dami ng coat, ayaw pang ano, ayaw, nakikita pa rin yung ano, yung simento o kaya yung kahoy. So, ibig sabihin yun, yung prime pigments niya, konting-konti, marami lang siyang extender pigment. No? Yun ang reason doon. Higher quality paints contain more of the prime pigments. More expensive, but in the end, gives you easy application, better color retention, and stronger durability. Importante po yung tatlong yan. Tsaka, basically, pag masyadong marami yung ano extender, talo kayo sa oras ng nagpipintura, talo kayo sa labor, pasweldo, at talo din kayo sa mga materials na ginagamit tulad ng brush. Yan. So, babasahin po natin yung labels ng mga pintura pag bumibili kayo. Minsan alam na po ng mga, lalo na yung mga, ano ang tawag to, pakyaw, o kaya yung contractual, o kaya arawan. So, yung mga arawan na pintor, ang ginagawa nila, bumibili sila ng mumurahin na pintura. So, pag mumurahin, makikita ng ano may-ari, bakit naman ano tanaw ko pa yung ano yung semento o pipinturahan ulit yan. Sige, mag third coat tayo, mag fourth coat tayo, mag fifth coat tayo. So, sinong panalo? Di ba yung ano, yung pintor. Kasi arawan siya, hindi siya contractual. Pero kung halimbawa kontrata, o tatapusin po namin yun ng isang araw, ito po yung presyo namin. So pag-aralan nyo, yung paint na gagamitin nyo doon, isang coating lang, ano na, maayos na. O dalawang coating. So yan yung mga ano, mga dapat nating malaman, lalong-lalo na kung nagpapagawa tayo ng ating mga bahay o nagpaparepair ng mga kwarto. So yan po yung pigment. So ang purpose niyan, easy application, better color retention, and stronger durability. Binders. The type, quality, and amount of binder affects everything from stain resistant to gloss to adhesion and crack resistant. So, ang maganda tong ano, importante tong binder. Higher quality binders found in higher quality paints adhere to surface better and provide enhanced film integrity, making it more resistant to cracking, blistering, and peeling. Nakakita na ba kayo ng ganito? Nagbi-blister, lumolobo-lobo. So, ibig sabihin ko, konti ang binder niyan. So, kung ito yung pinaka-binder natin yan, mga approximately 8%. So, pag binawasan mo yung pigment, yan, binawasan mo yung pigment, tapos, katulad dito, dapat ang pigment mo na approximately nasa 20%. So, tapos 42% binder. Pag binawasan mong 8%, ganun ang nangyayari. Lumulobo-lobo. Variety of binders are used today. Latex paint, ito po yung water-soluble. Ito po, yan. Yung latex paint natin. So ito po yung composition niya. Yan. Yan. Approximately 25% yung acrylic latex. Yan. So, makikita niyo po. Picturean niyo po para ano, meron kayong ano, reference. Oh, linseed oil, 100% acrylic, styrene, vinyl binders. While oil paints, ito po yung ano, mga enamel. Medyo maamoy ito at mahirap ipintura. Kasi meron itong linseed oil, soya oil, o kaya modified oils na ang tawag e alkyds resin. So, itong ano, pangatlo, liquid solvents. Ito po yung nag-evaporate.
It provides no added performance benefit. It's simply a carrier that allows to get the paint from can to the surface para easy rin yung pagpapahid. Higher quality paints have greater ratio of solid pigments and binder to liquid, while cheaper are watered down with liquid. So, makikita natin dito. So, dalawang ito, low quality tsaka high quality. Yan, 35% yung tubig dun sa low quality, 20% lang yung tubig dito. So, one pip lang. So, maraming binder, maraming pigment. So, ito, isa, dalawang coating lang, ayos na. Dito, mga 5 hanggang 8 coating, hindi pa rin okay. So, mas maganda at makakamura ko yun kung babasahin nyo ang label na ganito ang characteristics niya. Yeah. So, ituloy po natin. Ito po ay nag-i-evaporate habang natutuyo ang paint. Ito po ang nagbibigay ng amoy. Karaniwan nito, pag hindi water-based ay flammable. Kaya pag nagpipintura, dapat may magandang flow ng hangin palabas o kaya bukas yung mga bintana. Huwag ding magpatay-sindi ng mga switches o manigarilyo. Bakit? Dahil highly flammable po yung volatile organic compounds like xylene, toluene, at stoddard. Alam niyo po ba kung ano yung stoddard? Pinaganda lang yung pangalan ng kerosina. Ginawa nilang stoddard. So, ang pinakahuling components niya ay additives. These ingredients gives paint a specific benefit that it might not have otherwise have. Additives such as rheology modifiers o yung tinatawag na pampalapot o yung ease of brushing application provides better hide and durability. Mildewsides, fungicides keeps the mildew and fungi in check. These are common additives found in higher-end paint. Ito yung mga medyo mahal, pero in the long term, in the long end, mas mura siya. Mas makakatipid kayo. Others include dispersing agents. Keeps the pigment evenly distributed and preservatives. Minsan, naglalagay din sila ng light deflector. May mga bagong paints ngayon na may glitter effect at minsan may pagbabago ng kulay depende sa angle ng tumitingin. So, kung yung iba merong spectrum light deflector, ito po yung tawag doon, spectrum light deflector. So mga properties po at mga katangian ng mahusay at may kalidad na pintura ay ang sumusunod. Ease of application, good flow out of application marks. Yung pag pinahid mo, hindi bumabakat yung brush, may guhit-guhit. Forming continuous protective film, high opacity, sabihin na kukubera niya kaagad yung ano, yung pinipinturaan. Quick drying, kinabukasan pwede ng ano, i-occupy, wala nang amoy. Corrosion, water, and heat resistant. So naglalagay sila kuminsan ng ano, ng mga components tulad ng Jerok absorber. Sa Germany lang nabibili yun. Color stability, abrasion and scratch resistant. Tulad ng polyurethane paint. So meron siyang polyurethane para mas durable, flexible, at madaling linisin. Na-experience yun na ba yung mga murang paint? Kailangan mong mag 5 hanggang 8 coating para matabunan yung pader o surfaces na pinipinturaan. Dapat po kasama sa computation natin ang total cost ng painting itong mga ganitong nasaan na properties. Kung kaya 2 coats lang, tipid ka na sa pintura, tipid ka pa sa pagod at sweldo ng tao, di ba? Magandang ano, magandang alamin natin 'yan bago tayo magpapintura. Baka kaya tapusin lang ng isang tao sa panahon ng isang araw. Eh mga kailangan ka ng 3 tao at 3 araw, di ba mas tipid ng malaki? Lagi po nating babasahin yung application sa label at huwag pagbasihan lang yung mga presyo doon sa shelf. So yan po, malaki yung natutunan natin dito. Isa sa mga component din, mga ingredients, yung binder, ganito ang percentage niya. Yung silica, yan.
ano yan, pinong-pinong silica para maganda yung ano, yung opacity na tinatawag. Calcium carbonate, yan. Approximately, ito yung mga pinag-aralan nilang ano, pinaka-refractive index ng isang magandang paint. Minsan naglalagay sila ng kaolin clay, zinc oxide, yung puti, titanium dioxide, dalawang klase yun, isang anatase, isang rutile. So ito po yung kumukover doon sa surface ng ating pintura. So yan po. Bigyan ko lang po kayo ng mabilis na components. Lakihan natin itong ano, itong portion na to. Yan. So, makikita po natin dito. Picturean nyo po. So, yung kulay white, ito po ang pagpipilian nyo. Titanium dioxide, antimony, tsaka zinc oxide. Pinakamura po dito itong zinc oxide. Yan. Tsaka madaling pinuhin. Sa blue naman, normally ang ginagamit po dyan ay sulfur containing sodium silicate. Yan. Yung Prussian blue naman, ferric hexocyanoferric. Tapos yung cobalt blue, medyo dark yung kulay nito. Cobalt naman ang ginagamit. Cobalt aluminate. Sa green naman, ginagamitan niya ng chromium oxide tsaka chromium sulfide. Yan. Normally green ang kulay niyan. Tapos yan pang iba. Madaling picturean. Tapos ito po available po yan sa mga chemical store. Tapos kung paghahalu-haluin nyo para makakuha ng special color or personalized appeal, yung paghahalo po tulad ng natatandaan nyo, yung primary colors, red plus blue equals violet, red plus yellow equals orange. So, yellow plus blue, yan, yung dalawang ito, nagiging green, di ba? Kaya naman natin yung ating printer, di ba, bakit tatlo lang yung kulay? So, kasi pinaghahalo-halo lang niya. Yan. So, balik po tayo sa ating discussion. Medyo kinapos na naman tayo ng oras. 4:00 na. Sana may natutunan kayo sa chemistry of paints. So, napakagandang ano, very interesting subject, lalo na kung meron kayong high school chemistry, naiintindihan na yan dahil madali lang. So, wala na naman po tayong oras. Naubusan na naman po tayo. Pag masarap ang talakayan, parang ang bilis lang ano yan, ng oras. So, muli po, ito po ang inyong kaibigang scientist, Egan Rick Capistrano, ang inyong chemist na Egan sa Himpapawid. Pwede niyong pagtanungan at madalas po lagi nagsasabing masarap ang ulam, maraming alam, masarap ang ulam.